So hello po mga kabarkada at welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ngayong video po ay i-update ko po kayo dito sa aking ibunan. So yung may inakay doon si Maha na tatlo, i-update ko kayo doon dahil may isa siyang ibon doon na napaka ano eh. Iba yung itsura niya kapag sa simula pa lang ng inakay. Tapos yung ating dito, itong ating green opa, yung kapares nito yung nasa baba, yung balaleng natin na ibon na yung blue opa, hindi pa rin siya magaling kahit naka 5 days na tayo dito. 5 days na ata or magiging isang linggo na ata na ginagamot natin siya gamit yung mga vitamins na may B12. Ayun. So hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagaling. So bigyan pa natin siya ng mahabang panahon para magpagaling siya. So ayan ang ating ano dyan. So itong ating green opaline, ito yung kapares niya doon sa baba. May pinaparesan siya at may pinapakain na to dito sa flight cage. So ang pinapakain niya po dito yung itong galing kay Sir Bench. Ito. So binili ko to kay Sir Bench nung mga February ata or January. So binili ko yung kay Sir Bench, yung ayun, yung blue. Ayan. So ang ID niyan nung binili ko ay blue, split pale fallow, split opa if cock. So hindi na siya cock. So hen na po siya dahil nung nakaraang araw po kasi ay dumi pa siya. Talagang dipang-dipa na pang hen. So dahil dito, dumi pa siya. So naging ano na siya. Sure hen na po itong binili natin kay Sir Bench, pero okay lang dahil split pale fallow naman siya. So hahanapan natin siya ng kapares na split pale fallow din, tapos split opa if cock. So yung dalawa natin doon, eto, yung binili natin doon sa C5, ayan, magkapatid po yan. Sila lang yung nagpapansinan dito sa flight cage. So ang ano ko dito, ang base ko sa kanila, itong U-wing natin dito, blue U-wing, ay isang hento, for sure, para sa akin. Tapos itong turquoise natin na parblue ay sure cock to. Dahil isang beses nakita ko na rin itong dalawa na nagpapatungan, pero napakabata pa nila. So ang gagawin ko dito, ibubukod ko yung hen dito, itong, ayan o. Itong hen natin, ibubukod po natin yan para yung turquoise parblue natin ay maparehasan yung ibang ano dito, opaline. So ito, meron pa tong green opaline natin dito na pinaparehasan yung mob opa. Ayan, yung mob opa dun sa taas. So itong green opa natin, ito yung pinapakain niya at nagpadipa dito. Tapos ito naman, pinaparehasan siya ng mob opa. So itong mob opa na to, gusto niyang paresan to, kaso ayaw niya eh. Kasi baka nga gusto niya yung itong blue split pale fallow natin. Pero hindi natin sila pwede ipagpares dahil wala naman siyang kargang ano, wala naman siyang kargang opa, hindi naman talaga siya opa. Tapos wala naman din siyang kargang split pale fallow. So kung split pale fallow kasi to, pwede natin siya ipares doon sa split pale fallow na hen. Ayan. So hindi na natin sila mapapares. Pipilitin natin na paresin to, itong green opa, doon sa ating mob opa. So sana magpares sila. And then, dito sa ating ibaba, nasaan sila? Ayan! Nag-aaway. Ayan. So ito po yung ating green pale fallow. Ayan. Tapos ito ang ating parblue split opa. Ay, parblue U-wing, split opa, split pale fallow. Ayan. So, sila po yung nagpares doon sa flight cage dahil nagsusubuan sila. Kaya, binukod na natin sila dyan. Tapos, hayaanan lang natin sila dito na magpares pa. Para, alam niyo naman na, kapag ganun, hinahayaan na lang natin yan. Tapos, ito. Silipin na natin yung inakay muna ni Ma. Ayan. Dahil dito sa inakay ni Maha, meron siyang isang inakay dito na napakaputi, na napakaputla, pero malakas naman. So, bubuhayin. Kukunin natin, lagyan muna natin ito ng harang para hindi sila pumasok sa ano nila, sa nest box. Inakay. So, kunin natin siya. So, yung inakay ni Maha dito, tatlo.
Yung isa ito, tapos yung isa nandito sa kabila. So ito yung papakita namin sa inyo, na napakaputi, na napakaputla. Ayan. So ayan, ay push it. So ito po yung inakay ni Maha. So napansin ko lang to nung binuksan ko na lang ulit yung cage nila para kunin yung mga inakay para lagyan ng mga leg band. So ayan, makikita nyo naman na mayroon na siyang leg band. Pa tayo mo kumapit yan? Kapit ka dyan. Ayan. So ayan po ang ating inakay ni Maha. Ayan. Ayan, napakaputi niya mula ulo. Hindi siya katulad ng ibang inakay na ano, na yung itim agad dito sa ulo nila. May pagkaitim naman siya, pero hindi siya ganun kaitim. Ayan, makikita niyo naman na napakalinis niya, napakaputi. Ayan, o. Tapos ano pa siya, parang hindi siya magiging ano eh. Hindi siya magiging green. Siguro magiging green type to. Oh! Tikan ka na, mahulog. Ayan, dito na nga lang sa basahan. Ayan, o. Mas makikita niyo yung tunay na kulay niya dyan. Ayan, o. Napakagandang kulay niya, napakaputi, di ba? Ayan, hindi ko pa alam kung ano magiging mutation nito. Pero sa for sure ang magiging kulay nito ay green pied. Kasi ganito ang mga green pied eh. Dilaw muna ang lumalabas na unang kulay kapag nakikita na or tumutubo na yung kanilang mga balahibo. Ayan. So, inakay nila Maha. Tapos yung dalawa, ganun lang. Yung normal na ano lang, normal na kulay. Kapag sa mga ibang inakay, yung mga madudungis yung ulo, tapos ganun lang. Ayun. So, isara na natin to para makapagpahinga na sila. At ito, naharang nila doon yung... Ayan. So, hayaan na natin sila mahaulit ang mag-ayos-ayos doon. Tapos, ito na po yung ating kauna-unahang opaline na napalaki. So, kung naalala nyo, yung mga nakaraang buwan, nakaraang taon, meron tayong nabubuhay na mga, ano, na mga opaline, pero hindi sila nagtatagal. So, ito yung pinakakauna-unahang opaline na nabuhay natin. So, ito yung opaline na nabuhay ko. So, ayan siya. Green New Wing, DF. DF po siya. Makikita niyo yung kanyang balahibo. Ay, balahibo. Yung kanyang dulo ng pakpak ay sira-sira, di ba? Dahil ang mutation niya po ay green opaline, U-wing, tapos double factor. Ayan. Medyo malabo pala. Ayan. Kapit na kapit siya sa akin. Ayan. So ayan, makikita ka agad dito sa buntot na opaline siya. Ayan o, purong-puro yung orange. Ang ganda ng kulay. So ito, ibibenta natin to sa susunod kapag lumaki na. Para nasa yung magiging ano nito, magiging presyo nito kapag nabenta, ay pambili natin ng bagong kulay. So ayan, ang ating green opaline new wing. At ibalik na po natin siya dito para makapagpahinga na po siya. So, itong ibon pala natin na green opaline new wing, pinapakain pa rin natin siya sa, ano, sa syringe. Tapos, sinuturuan na natin siya, hinahayaan na natin siya kumain ng seeds para kapag lumaki na siya, hindi na natin siya tuturuan kumain dun sa syringe. Tapos, para maging seed eater na siya para mabenta natin siya ng
malakas nang kumain sa seeds. So ayun ang ating update dito sa ating ibunan sa mga painakay po natin. Tapos yung mga itlog, sa susunod natin ulit sila silipin dahil kailan ko lang po sila nasilip, kaya binibigyan ko pa sila ng mahabang privacy. So ang may mga itlog na po natin dito ay itong ating alswan. Ito, meron siyang tatlo dito na fertile. Tapos yung ating split opa, XPB, U-wing split opa, tapos XPB. Ang itlog nila dito ay nasa tatlo na ata or apat. Hindi ko alam. Ang huling silip ko kasi ay dalawa. So, ang panigurado, itong ibon na to, itong pair natin dito ay nasa tatlo or apat na yung itlog. Tapos itong ating back-to-back U-wing opa, yung anak nila, ito. So, ang itlog nila dito siguro nasa dalawa na or tatlo. Tapos yung ating back-to-back PB perso dito, yung in-experiment natin sa may successor pellets, yung kanyang apat na itlog ay infertile po lahat yon. Tapos meron siya pang limang itlog dito na naging fertile, dahil after kasi nung apat na itlog, binigyan na natin siya ng binigyan na successor pellets, at ayon, nag-fertile na po yung kanyang isang itlog dito. So isa na lang po yung itlog niya, hindi ko alam kung mag-iitlog pa siya ng pang-anim. So ayan ang ating in-experiment dito. Kung hindi niyo pa po napapanood yung experiment na yon, ay ito po ang kanyang link dito sa may taas, dito banda sa taas. So, ito na mga ating back-to-back Lutino. Hindi ko alam kung buntis talaga yung hen dito, dahil hindi ko pa nasisilip din yung nest box ito. Pwede natin silipin kung sure nang may itlog. Okay, ayun po yung cock yung lumabas. Ayun yung hen. May itlog ba? Lahat ang itlog. Kita pala ako dun. Walang itlog ah. Ay, meron na! Meron bang itlog? Parang may nakita akong itlog. O balahibo lang yun. Checkan natin. Ay, meron! Pero bakit basag? May itlog na! Pero basag! Ito? Basag? Ngayon ko lang sila nasilip na may ganito. Ngayon ko lang ulit nasilip na may itlog na pala. Ayan. So, nabasagan po tayo ng itlog dito. Okay. At so, ayun po mga kabarkada. Nakita nyo po na may itlog sila. Pero binasag po nila. Ito po yung kanilang itlog. Ito. Hindi ko alam na nag-itlog na pala sila. Na nag-itlog na pala yung hen. At ayan, nakita ko na may basag. Mabuti nakita ko. Mabuti tinignan natin yung netbox nila. Binasag po nila yung kanilang itlog. Ito. So sure ako na buntis pala talaga yung ano, yung hen dito. Tignan lang natin kung mag-iitlog pa sila at hindi nila basagin yung itlog. Sana naman ay hindi nila basagin yung itlog, dahil ang mga itlog kasi ay medyo ano to, malakas din sa mga calcium tulad ng cattle bone. May cattle bone naman sila. Hindi ko lang alam kung bakit nila kinain yung kanilang itlog. Binasag yung kanilang itlog. So, hindi ko alam kung basag or natatapakan or... Pero mukhang binasag talaga nila, kasi kung makikita nyo dito na may ukit. Ayan o, may ukit yung itlog. So, sana kapag nakita natin or nakita ko na nag-itlog pa sila, pwede natin silang i-foster egg na lang sa iba para ay hindi nila basagin. So, araw-arawin kong titignan yung nest box nila kung may itlog or wala. Kapag may itlog, pwede natin ipare sa iba dito na may kasabayan siya. Siguro, pwede natin itong ilagay dito sa back-to-back o payuwing natin. Or kapag madami itong initlog, pwede natin ihati dito sa dalawang to. Sana!
So, araw-arawin ko silipin yung ating back-to-back lutino kung may itlog or wala. Sana naman ay bago natin masilip ulit yung nest box nila ay buo pa yung itlog. So, ito. Sayang talaga. Sayang itlog. Kalalabas lang panigurado nito. Tapos, nabasag na kaagad. Sayang. So, eto, dagdag sa collection ng mga nabugok, na ano, isa ang kauna-unahang nabasag, kinain ng parents. So, etong mga itlog natin dito ay iahalo kasi natin ito sa halaman sa susunod kapag doon sa malunggay natin. So, i-update ko rin kayo bukas or sa mga susunod na araw doon sa malunggay natin. May imalunggay natin doon ay napakaganda na. Malaki na yung mga tumutubo. So, ayan. Ayun lang po mga kabarkada ngayong video. Salamat po sa mga tumutok hanggang dulo ng ating video. So, mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.